Backyard Channel. For this video ay mag-e-experiment po tayo ng pagkain ngayon dahil hindi pa po kami nagdi-dinner, so hindi pa po kami kumakain. So ito nga po, nakapag-isip-isip kami na mag-experiment kami ng pagkain namin for tonight dahil wala pa nga kami pagkain. So ang naisip namin gawing pagkain namin is itong saging na bulok. So ito nga, ito yung saging na bulok na siguro 5 to 6 days na ito na nandito sa kusina. So ito nga, gagawa namin siya na experiment. So kung alam nyo kung paano gawin ito, so panoorin nyo na lang kung paano kayo makakuha ng tips dito sa gagawin namin for tonight. So let's go na guys! So ito na nga guys, mag-start na nga tayo sa ating experiment for tonight. Dahil nga magluluto tayo ng pagkain dahil wala nga kaming pagkain ngayong gabi. So ito, oh, no! Nakita namin itong bulok na saging dito sa kusina. So ito na nga gagawin namin pagkain for tonight kasi wala nga kaming pagkain kasi. So ito nga yung mga recipe na sinasabi ko nga sa vlog na ito. Ito yung ating asukal. Ito yung ating egg, dalawang egg para mas malasa. Then ito yung ating milk kasi wala tayong evap na gatas. Then ito yung ating harina. Then ito na nga yung ating bulok na saging guys. So ito na nga. Umpisa na natin kung paano natin lutuin ito. Sana maging perfect ito. So mag-umpisa na nga tayo guys. Ito na, uumpisa na natin siya. Panoorin nyo na lang kung paano ko gagawin ito ha. Sana maging perfect. Ito na nga guys, na ilagay na nga natin dito sa bowl, sa Tupperware natin yung ating saging na bulok. Ginagawa? So, ito na nga, kailangan natin siyang durugin to saging na to kasi kung di natin ito durugin, hindi natin makakain to kasi masyado na nga siyang overnight dahil masyado na siyang malambot. So, kailangan natin durugin to guys para makita natin na pinong-pino na siya. Then imimix natin mamaya yung mga ingredients natin para mas maging malasa yung ating food. At ito na nga yung ating harina. Ito na yung ating flour. So kailangan na natin itong i-mix dito sa ating saging na dinilo. And then halu-haluin natin siyang ganyan para makita natin. At mapaghalo-halo natin mabuting-mabuti itong ating saging at harina. So yun na nga, na-mix na natin. Dito na tayo sa ating egg. So ito natin yung egg na ilaw na egg to, hindi to nilaga. So batiin natin siya guys. Yan. Batiin na natin. Yan. Itong itlog kasi kailangan talaga na may itlog talaga to guys para malasang malasa yung ating pancake. So yun nga pala guys. Ito na nga, dinudurog na nga natin itong itlog, itong harina, tsaka itong saging dito sa ating Tupperware na pinaglagyan natin ng ating iluluto nga ngayon. So kailangan natin itong i-mix ng mabuti kasi pag bubuo kasi guys, hindi masyadong masarap kasi parang may part na matigas kapag ganun nga siya. So kailangan natin halo-haloy mabuti. Then ito din yung ating gatas kasi wala nga tayong evap, diba? Kailangan na lang natin ng powder na lang. At least gatas pa din. So ito na ngayon. I-mix na natin siya dito. I-mix natin mabuti. Tapos pagkatapos nito guys, pagkatapos nitong gatas, sundan natin itong asukal. Ito 1/4 lang itong sugar na to. So kailangan natin ng siguro mga kalahati nito. Kalahati itong sugar na to. Ang ilagay natin para malasa siya. Tapos, ayan na nga, kailangan natin ng tubig, kahit isang basong tubig. Yan, lagyan natin tubig. So, kukuha lang ang tubig. So, ito na nga yung tubig natin. So, hindi pala kasya pala yung isang basong tubig. So, kailangan,
Ngayon, kung kadaming tubig kasi, sinisipsip kasi nung arena yung tubig. So, minsan, natutuyuan nga siya. So, kailangan natin dagdagan ng tubig para maging malabnaw siya. Kasi pangit din kasi guys kung malapot masyado. So dapat medyo malabnaw para matansya natin yung paggawa ng pancake natin. Pancake to guys ha, pancake to. Pancake with banana. So meron pa pala tayong nakalimutan guys, makita sa inyo kaya itong isa pang ingredients na important. Ito yung baking powder. So hindi naman masyadong marami-rami ang paglalagay ng baking powder kasi pampalsa lang naman ito. So yan. Baking powder kasi, ito yung pampapino para maganda tignan pag naluto na itong ganitong pancake. Itong baking powder kasi pang dagdag lang to ng halsa niya, tapos para pino yung itsura niya para maganda. Para hindi siya buo-buo o parang may mga bilog-bilog sa finished product ng pancake kapag nalagyan ng baking soda. So yan, kailangan natin halu-haluin na siyang mabuti. Haluin na natin siya. Kasi buo-buo pa yung iba. So itong paggawa nga ng ganitong pancake, pancake with banana. Itong ganitong ano, paggawa, kailangan meron dapat talaga kayong baking powder kasi pag wala kayong baking powder pangit ang pagkakaluto guys ng ganitong pagkain kasi buo-buo talaga siya. So kailangan nyo talaga ng baking powder pag gagawa kayo ng ganito. Tapos hindi mawawala yung egg tsaka yung gatas para mas masarap yung lasa niya kaysa naman para kayo nagluto lang ng arena, hindi masarap yung arena. So ito matagal naman na namin itong ginagawa. Ito, napag-aral lang namin ito gawin nung nag-COVID. Nag-start na nag-COVID nung March. Yan. Laging gaya itong pagkain namin kapag yung magmimirienda kami. Yan, ito pagkain namin lagi. So yan, kailangan pinong-pinong mabuti guys. So ito nga guys, kailangan natin tikman. Lasang arena. Lasang arena siya. So, parang kulang pa yung tamis niya. So, dagdag. Oh, no! Kasi mas masarap kung medyo matamis-tamis, guys. Yan. Para naman mapil natin yung pagka-pancake niya kasi nga. Diba? Tapos, ito pala, guys. Ito pala. Kapag gagawa kayo ng ano ganito, kailangan lagyan nyo ng asin, kahit konting asin lang. Yan. Gagawa kayo ng ganito. So, ito na nalagyan natin siya ng asin. Yan. Kailangan natin lagyan ng asin kasi kapag yung sobrang tamis naman, nakakasawa kapag sobrang tamis. So, kailangan natin lagyan ng asin pa rin para mag-mimix yung alat tsaka yung tamis niya. Para hindi nakakasawa, para enjoy kainin, di ba? So, ito na nga siya, pinaghahalo na natin lahat ng ingredients ng mga sangkap natin kanina. So, yan. After nito na mahalo-halo ng mabuti, mag-start na tayo sa pagsalang natin sa kawali natin. So, kapag yung ano, wala kayong margarine or kahit anong margarine dyan, pwede naman mantika. So, yun na lang, mantika na lang yung ano gamitin nyo na lang. Pero konti lang dapat, hindi yung sobrang dami kasi masyado na siyang ma-oily. Masyado nang mamantika kapag gano'n na masarap. So, hindi naman didikit to eh. Kapag yung may mantika na yung kawarin yun, hindi naman didikit. Kasi malangis na din yung ano, kawarin natin pag gano'n.
medyo okay naman na. Medyo sarap naman ang lasa niya. So yun na nga, mag-umpisa na kami magluto. At ito na nga, nakasalang na yung ating pancake. So, nagpatulong na ako guys kasi ang init kasi dito sa kusina, wala kasing electric pan kasi dito, so nagpatulong na ako. Pero sobrang init, kahit bagong ligo pa lang ako na nakikita ninyo, basa pa yung buko. Ginagawa init kasi sobra dito, so yan, nagpatulong na lang ako sa kanila. So yan, tingnan natin kung paano lutuin yung pancake. So yan na nga guys, ganyan lang siya. Tsaka hindi masyado dapat malakas yung apoy yan. Mahina lang. Para kapag naluto siya, hindi siya ganun kasunog. Yun dapat yung magpa-brownies lang siya. Diba? Ayan. Malungkot yung ating kasamang tagaluto dito. Ewan ko bakit malungkot siya. Yan. Ganyan siya, daan-daan lang. Tapos, yan. Pag yung medyo nag-brown na dun sa ilalim niya, pwede nyo nang lagyan ulit ng panibago kasi pwede nyo namang itabi dun sa gilid ng kawali yung nakasalang na yun. Tapos may panibago na kayo. Tsaka maliit lang kasi itong ano kusina din namin. Hindi ganun halagin. Kaya nagpasensyaan nyo na kung ganito makita ninyo sa kusina namin. So yan. Ganyan magluto ng pancake. Madali lang naman magluto ng pancake kung talagang gusto mo siyang iluto. Hindi ka mahirapan. Tsaka pag na-miss mo siya yung sa sobrang tagal mo nang hindi kumakain ng pancake, ay miss mo din siya. Guys, nakakailan na rin siya ng salang ng pancake natin. So, yan, tingnan natin. Ayan, diba? Nakita ninyo? O, diba? Nakailang salang na ng pancake. So, tatlong salang na siya. Then, yung dalawa dun sa gilid, luto na din yung mga yun, pero mas maganda pa rin na medyo brown-brown yung itsura niya para pil na pil mong luto na siya. Kasi naman parang hilaw. So yung kakamay na lang daw niya yata yung kawali namin. Balak na rin niya iluto yung kamay niya. Maluto yung aming nilulutong itong pancake namin guys. So nakikita nyo nga. Yan. Malapit na namin kainin yung aming dinner. So gutom na nga din ako kasi anong oras na? Alas 11 pasado na yata. Past 11 na or mag-11 pa lang. Gutom na ako. Sakit na ng chan. So mamaya mag-update tayo pag yung kumakain na kami. Update ko kayo. Tingin mo, mga ilang salangan pa yan, ante? Ayan, ilan pa yan? Dalawa o tatlo o isa? Dalawa, tatlo? Tatlo pa yan. Sorry. Malapit na kami matapos guys at makakain na rin kami. Dalaw na ako, makakain na ako. Yan! O, diba? Nakikita ninyo? At ito na nga guys, yan. Nakita nyo na yung aming finished product. So yan. Ito na siya, kakain na kami. Sarap. Hindi na ako
makahintay, guys. So, ito na nga. Titikman naman natin. Yung lasa ng pagkakatimpla natin kanina. Init. Sarap. Naglasa yung saging, yung bananang bulok, yung gatas, tapos yung, siyempre yung asukal, yung mga ingredients na yun, lumasa siya talaga. Sarap talaga. Sabo lang. Init. Ito magutom na ako kasi ganitong oras talaga ako may sabuha kain kapag yung wala akong pagkain na naka-stop dito sa bahay. Yun. Ang kain ko yun, no? Kita niya ba? So yun na guys, patapos na nga kaming magluto. So, natapos kami magluto around siguro mga 11:30 na. So, 20 minutes kami nagluto, guys. So, ito na nga. Kakain na kami. At gutom na talaga ako. So, kakainin ko lang talaga ngayon, guys, itong pancake na niluto namin. Then, tubig, ganun. Giniagawa mo! Ganun. So, yun. Tapos sila, hindi ko alam kung ano kakainin na mga kasama niya dito. So, yun nga, kakain na rin lang dito ng ganyang pancake. Tapos, siguro sila. So, hindi ko alam. So, ako talaga yun lang talaga tubig siya nga yung pancake. So, mamaya pagbibigyan ko na sila ng mga pancake yan, na-vlog ko pa din yun. So, makikita nyo sa vlog. At ayan na nga, magbibigay na kami sa mga nandito sa bahay. Yan. Unang-una namin bibigyan syempre si Mother Dragona. Yan. Siya yung sa kanya, dalawa. Hindi siya pwede magtatlo kasi baka bitinin niya. Pero para malalaki naman yung mga yan. Yan. Look. Yan yung pagkain niya. Ayan siya, oh. Yan. Ayan na siya. Yan, magbibigay na rin kami dito sa labas. Gusto niya ba? Yan.